Kita sa kuha ng CCTV ang pagparada ng isang SUV sa tapat ng isang kainan sa West Avenue sa Quezon City. Ilang saglit pa, mapapansing nasa pool nito ang katabing sasakyan na nakaparada rin noon sa lugar. Agad nagreklamo sa gwardiya ng kainan ang may-ari ng nabanggang sasakyan, pero hindi na nila nahabol ang driver ng SUV dahil huli na nang makita nila ang kuha ng CCTV. Doon nila napag-alamang lumipat lang pala ng parking area ang SUV para hindi ito mapansin. Nakapag-CR pa nga ang driver sa kainan. Naipablatter na ng may-ari ng nabanggang kotse ang insidente. Bangkay nang natagpuan ng isang babae ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay sa Libon, Albay. Nakitaan ng pulisya ng sugat sa leeg, dibdib at sa braso ang biktima. Blanko pa ang mga otoridad kung sino ang salarin at ang motibo niya sa pagpatay. Sugatan ang 69-anyos na lalaki sa Odiongan, Romblon matapos siyang pagkatagain ng sariling anak. Nakipagtalo muno sa biktimang si Wilfredo Fontabla Fabello ang lasing niyang anak matapos siyang ibenta ang nakopra nitong niyog. Tumigil lang daw sa pananaksak ang suspect matapos duguang humandusay ang biktima. Nagpapagaling na sa ospital si Fabelio. Hindi na rin daw siya maghasampa ng kaso laban sa anak. Patay ang isang guro na 7 buwang buntis sa Dumaguete City, Negros Oriental. Mismong asawa niya raw ang suspect sa krimen. Base sa investigasyon, tinakpan ng unang sa mukha ng suspect ang biktima habang natutulog. Aminado naman ang suspect sa baygiit na nagawa niya lang ito dahil sa selos. John Consulta, GMA News.